Hello guys, welcome to Rome's YouTube channel. Kung bago kayo sa channel na to, mag-subscribe na kayo at pa-hit po ng notification bell para lagi kang updated sa mga video yung gagawin natin. Ngayon guys, ang ating topic is about sa rabbit. Paano nga ba alagaan ang rabbit? So yan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Kaya let's get started! So yan mga karabit, so magsisimula na po tayo sa ating topic kung ano po yung rabbit or kuneho. So ang kuneho or rabbit is also known as bunnies or bunny rabbits are small mammals in the family of leporidae along with the hare of the order of Lagomorpha along with the pika. So they have 305 breeds of domestic rabbits. So for me, the rabbits are one of the most wonderful creation of our Almighty God. So they deserve to have a good bunny parents and give the proper care for them. So mga karabit, ang rabbit po ay hindi mahirap alagaan. Di po siya tulad ng ating ibang pet na may ingay. So ang rabbit po hindi maingay. So kaya ang ganda po niyang alagaan. At siya po ay madali rin pakainin. So, mayroon po tayong mga rabbits terminologies. So, yan po yung buck or sire or male, doe or dam or female, kids, baby rabbits, kindling, panganak, litters, dami ng anak, at winning, pagwawalay. Yan po yung mga terminologies na ginagamit po natin sa mga rabbit. So, pag may narinig po kayong ganyan, mga newbie, so yan po yung mga terminologies. Ano nga po ba ang kinakain ng mga kuneho? So, mayroon po tayong mga commercial pellets. Nandyan po yung Bantry, GMP3, tapos Integra 3000. So, ang kadalasan ko pong ginagamit, mga karabit, yan pong Integra 3000. Sapagkat po, nung bata pa po sila, yan na po talagang kinakain nila. At hindi mahirap hanapin. So, mayroon din po tayong mga gawa na po dito sa Pilipinas na mga rabbit pellet. So, mga formulated na po siya sa damo, sa mga hay. Yan, yung pellet po natin. Dito po, mayroon po tayong rabbit. Mayroon po yung grower, saka for breeder. Mayroon din pong cosmopeeds. May grower and breeder din po siya. So, mga karabit, kung mayroon pa po kung mga na, mayroon pa po kayong mga alam na mga rabbit pellets po na brand, pwede po kayong mag-comment dyan para alam din po natin, alam din po namin kung ano-ano po yung mga rabbit pellet na mayroon na po dito sa Pilipinas. Yan. So, dito naman po tayo sa grasses and leaves. Ano po ba yung mga grasses and leaves na kinakain ng ating mga rabbit? So, nandyan po yung green napier grass at red napier grass. So, kadalasan po, ang grass na itong napier grass po ay makukuha po natin sa mga matutubig na lugar, sa ilog or sa palayan. Diyan po natin madalas na kukuha ang ganyang klaseng grass po na matatangkad po sila. At parang tubo po yung kanilang mga yung kanyang katawan. So, mayroon rin po tayong paragrass, stargrass, at talahib. So, madalas po natin makita itong mga grass na ito dun sa bundok. Mayroon rin po tayong mandri de agua, pwede po yan sa rabbit, mulberry leaves, syempre yung banana leaves. So, pwede po yan sa ating mga alagang rabbit. Tatandaan yung mga karabit, lalo sa mga newbie na, mayroon po tayong mga pwede lang na ipakain sa mga rabbit. So, nandyan rin po yung malunggay, at yung hay or tuyong damo. So, pwede po yan sa ating mga rabbit. Siyempre, hindi po mawawala ang tubig na malinis. Kailangan po yan ang ating mga rabbit, mga karabit. Mga pagkain na dapat pong iwasan. Ano-ano nga ba po ang mga pagkain na dapat natin iwasan, ipakain sa ating mga rabbit? So, nandyan po yung kangkong at kamote tops. Kasi po, sila po yung nagtataglay ng high water content na maaaring magsanhi ng diarrhea sa kanila. Maari rin naman po natin silang ipakain ang kangkong at ang kamote tops basta kapag pinitas nyo ngayon, bukas ng hapon nyo ipakain upang malanta na at mabawasan ang sobrang tubig nito. So, much better po kung para po hiwala kayong maging problema sa inyong mga alagang rabbit, mas maganda po huwag nyo na pong pakainin ng ganitong dahon para po mas much better na hindi po magkasakit ang inyong rabbit.
So, pwede rin po niyong pakainin, pero sa, dapat po mga karabit, patuyuin niyo po at palantayin niyo po muna yung kanyang dahon para po mabawasan ang kanyang water. Ang carrots naman po ay nagtataglay ng high sugar content na maaaring makasama sa kanila. Ang ipakain nyo lang po dyan ay yung dahon ng carrots. So, yung mga bata pa po tayo, sabi po nila ang si Bugs Bunny mahilig daw sa carrots. Ang rabbit daw po mahilig sa carrots. So, maling paniniwala po pala yun. Hindi po mahilig sa carrots ang mga rabbit. Sa grass po talaga sila mahihilig. Yan po ang ating tatandaan. So, mayroon rin po tayong cabbage at lettuce. So, ito rin po hindi maaaring ipakain sa rabbit kasi po ito ay nagmayroong, pwede po magkaroon ng diarrhea ang inyong rabbit at GI or gastrointestinal status kapag pinakain natin to sa kanila araw-araw. Ito po yung nagkakaroon po ng kabag o hindi natutunawan yung ating mga rabbit. So, minsan bloated po siya. So, take note po mga karabbit, huwag nyo pong papakainin ng ganitong klaseng mga dahon para po safe po ang ating rabbit at hindi po sila magkasakit. Kadalasan po kasi, minsan hindi po natin na nasi-search minsan, lalo na ito pag newbie po tayo. So, meron po tayong ipil-ipil. So, iwasan nyo rin po magpakain ito. Lalo na po sa mga breeder box natin. Bakit po? Sapagkat ito'y pwede silang magkamabaog. Yan. So, ano po ba yung proper feeding ng ating mga rabbit? So, sa akin po, ang pagpapakain ng pellets ay sa umaga at hapon lamang. Sa daming 40 grams, sa palakihin, at 70 grams sa lactating or nagpapasuso. So, para po matama nyo po ang inyong pagpapakain o yung grams, pwede po kayong bumili ng kilogram scale para po matama nyo po yung pagpapakain sa inyong alagang hayop. Sa inyong alagang rabbit, pwede rin po yung lata po ng reno. So, mayroon na po yung 40 grams, may 70 grams. Siyempre po, hindi po mawawala yung unli hay or unli grass sa buong araw para po maging balanse ang kanilang kinakain. So, napaka-importante po kasi sa ating mga alagang rabbit na nababalanse nila yung kanilang pagkain. Hindi po puro pellets, hindi po puro grass, kundi dapat po balanse ang kanilang kinakain sa araw-araw. Siyempre po, mahalaga rin po na panitilihin nyo na may inuming tubig ang ating mga rabbits, lalo na po sa mga panahon ng summer. Kasi po, karamihan po na heat stroke po ang rabbit. Kasi kailangan po lagi po tayo may mga tubig na inilalagay sa kanila. Kumbaga sa unlimited po yung tubig na ibibigay po natin sa kanila. Yan, mga karabbit. So, pwede rin po tayo magbigay ng mga prutas gaya ng saging, mansanas, mangga, grapes, strawberry, or iba pa. Ngunit ipigay lamang ito sa kanila at small amount lang dapat at siguraduhin natanggal ang buto nito. So, dapat trick lang po, hindi po araw-araw ang pagbibigay po natin ng mga prutas sa ating mga alagang rabbit para po hindi po magka-problema ang ating alagang rabbit. So, kasi ang iba po yan matutubig eh. So, kailangan po, trick lang po sa kanila ang pagbibigay niyo po ng kanitong mga klaseng prutas. Mga iba-ibang klaseng prutas. So, tatandaan nyo po yan, mga newbie, mga karabit na katulad ko ng mga breeders, dapat po maging aware po kayo sa mga kinakain ng ating mga rabbit, lalo na po yung mga dapat trick lang. So, ang hihi ng rabbit po kasi ay nakadepende sa kinakain nila. Kaya no need to worry kapag napansin nyo na iba ang kulay ng hihi nila. So, may mga rabbit po kasi pag nakakain ng grass, nag-iiba po yung kulay ng hihi nila. Mayroong itim, hindi po itim, pula at puti. So, no, don't worry po kasi natural po yun na nagkakaroon po ng kulay yung ihi nila dahil sa mga grass na kinakain nila. So, meron din po tayong mga vitamins na pwede natin ipainom sa ating mga rabbit. So, nandyan po yung probiotics. So, number one po ito sa akin, ang probiotics, dahil po napakaganda po ng benefits nito. Nag-i-enhance po ito ng growth, weaning, and fertility rate, boost immune system, and promotes digestive health. Improves in meat quality, taste, texture, and flavor. Significantly decrease mortality, reduce pests and internal parasite, quickly eliminates foul odor. So, ang direction for use po nito ay 1 table tablespoon to 1 liter of chlorinated water or malinis na tubig. So, ganyan lang po ang pagpapainom po natin ng probiotic. Ang probiotic po ay mabibili niyo po sa Shopee. Mayroon po yan. 350 po yata ang isa. So, kay
Aloha Parm Rally 3. So mayroon din po tayo na ginagamit ko rin po na Elsevet. So nagpi-prevents po ang Elsevet na prevents and treats vitamins deficiency during stress condition. So pwede po yan sa dog, sa poultry, saka sa rabbit. So ang ang dosage po niyan o paggamit po niyan o direction of use, 15 drops mix po natin sa drinking water po nila. So yan po. So may question po dito, pinapaliguan po ba ang rabbit? So ang sagot diyan mga karabit, hindi po natin dapat pinapaliguan ang ating mga rabbit sapagkat maaaring magkasakit ang rabbit kapag pinaliguan. Akala natin mabuti sa kanila pero hindi natin alam isa ito sa pinakaayaw nila. Ito ay maaaring maging sanhi ng heart attack sa kanila. Maaaring punasan na lang ng basantela at ang rabbit kasi po ay parang pusa. Sanay silang maglinis ng kanilang sarili. So domesticated animal po kasi ang rabbit. So sanay po silang linisin ang kanilang sarili. So dapat po iwasan nyo o wag nyo po papaliguan ang inyong rabbit para po hindi po siya mag-cause ng heart attack at mamatay po ang inyong mga rabbit. Yun, tatandaan nyo po yun mga newbie na hindi po pinapaliguan ng rabbit kasi po nagkukos po yun ng heart attack sa kanila. So sa mga sa cages naman po tayo, yung standard size po. Sa cages naman, all wired cage po dapat ang ating bibilhin. So yung 1.5 by 1.5 inch, tapos ang sidings po niya 1 by 1 inch. So ang size po ng cage na standard na pwede ay 2 feet by 1 feet. So 2 feet sa yan, 2 feet po dapat ganyan. 2 feet po sa width, sa length 2 feet din sa height and ay 1 feet. So yan po ang dapat na size na ng rabbit po na cage po ng rabbit nyo na gagawin o ipapagawa. So ilagay ang rabbit cage sa malalim na lugar gaya ng ilalim ng puno o igawa sila ng sariling housing upang maprotektahan sila sa init at sa ulan. So, pasensya na kayo mga karabit. Medyo po nabubulol po tayo. Pasensya na po kayo. Di bali mga karabit, continuous lang po para may matutunan po kayo at maintindihan sa ating rabbit caring guide. So, anong gagawin natin pag may sintomas ng heat stroke? Karaniwang sintomas kasi ng heat stroke ay ang biglang nagsiseizures, pangingisay o kaya biglang panghihina ng rabbit. Ang first aid ay punasan ng basang tela ang bandang tenga at batok o kaya naman ay ibalot ito sa tela upang mabawasan ang high temperature nito at ilagay sila sa malamig na lugar o tapatan ito ng electric fan. So yan po yung mga basic or first aid na pwede po natin gawin pag na-heat stroke po ang ating mga rabbit. So maglagay lang po kayo ng electric fan at punasan niyo po sa may bandang batok para po mabawasan yung temperature, yung high temperature sa kanyang katawan. So yan. Pag nag-diarrhea naman po ang ating mga rabbit, ano po ang gagawin natin? Ang sintomas kasi ng diarrhea ay ang biglang paglambot ng dumi at malamig na tenga. Ibig sabihin yan, dehydrated na sila. So magpakain ng dahon ng kaimito o kaya ilaga at ipaino ito. Alisin ang pellets at magpakain lamang ng hay at air-dried na grasses. Kapag ayaw uminom ay kumuha ng isin. Alisin ang needle at i-force ng ipainom sa kanila. So yan po yung mga dapat natin gawin kung sakaling hindi na po kumakain or umiinom ang ating mga rabbit. I-force feed nyo na po sila na painumin ng gamot para po makasurvive po yung ating mga rabbit. So tatandaan nyo po yan lalo sa mga newbie na huwag nyo pong pababayaan yung ating mga rabbit lalo na po nag-diarrhea. So pwede rin po tayo maglagay ng dextrose powder o kaya hydrate para hindi sila ma-dehydrate. So ang dextrose powder po, nahibili po yan sa mga poultry o sa mga pagkain po ng mga baboy, nagtitinda ng mga pagkain ng baboy. Ang hydrate naman po ay sa mga drugstore. Mayroon po yan sa mga drugstore natin dito sa Pilipinas. Yan. Yan ang mga ginagamit ko mga karabit pag nagkakaroon ng diarrhea ang aking mga rabbit. So kapag may mange, oh mites, or ano po ba ang dapat gawin? Ang pinapahit ko po, nagpapahit po ko ng virgin coconut oil or BCO. O pinanglangisan ng nyug o kaya cooking oil sa infected area. Yan po yung mga kadalasan kong ginagamit. Nakabili po ng BCO rin sa mga drugstore. Meron din po sila niyan, mga BCO. Yan po, pwede nyo po yung gamitin para po matanggal yung mga mangge or tinatawag nating galis sa ating mga rabbit. Pero kung wala naman po kayong mabili, wala kayong pambili,
Kumita nin po kayong madli di kakaw, pwede po yun na ipahid sa infected area ng ating mga rabbit. Ang gagawin nyo lang po yun, didikdikin nyo po yung madli di kakaw. So, meron po rin pong mabisang gamot para sa mga rabbit. Ito pong Ivermectin Demguard. So, sa Shopee rin po, makakabili rin po kayo nito. 350 rin po ang isa nito. Kay Aloha Farm Rabbit Farm. Kay Aloha Rabbit Farm po, meron po yung nabibili. So, ito po yung procedure niya kung paano gamitin ang Demguard sa ating mga alagang rabbit na may mga mangye or galis. Panoorin niyo po itong video ito, mga karabit. Yan mga karabit, ang paggamit po ng Demguard or Ivermectin ay 5 patak po sa may batok ng rabbit. Yan po, sa 14 days po natin gagamitin or gagawin. 14 days nyo pong gagamutin ang inyong mga rabbit ng 5 patak dito sa kanyang batok para po mawala yung kanyang mangi or galis. Kapag ayaw na pong gumaling, ay maaari na po tayo magpainom ng Ivermectin powder o kaya mag-inject ng Ivermectin. Pero consult po muna sa expert para sa proper dosage ng gamot na ito. So yan po, mayroon din po yung nabibilin sa mga poultry or sa mga kainan po, pagkain po ng mga baboy. Sa mga pellet po na pagkain ng baboy, mayroon po mga nabibili ng ganyan sa mga poultry store. So, pero po, consult po muna kayo sa expert para po hindi po kayo magka-problema kasi po mapakamamali yung pag-inject natin sa ating mga alagang rabbit at magkaroon po ng problema yung ating rabbit. Pwede po silang mamatay. So, kapag overgrown ang ngipin at ano ang gagawin? Ang pagkakaroon ng overgrown teeth ay dahil sa pellets na kinakain nila. Kaya mainam na magbigay ng mga damo o kaya mga sanga ng puno gaya ng malunggay. Palaging itrim ito para sa kaligtasan ng bunnies at para din sa atin. Pwedeng itrim ang kuko ng rabbit, gupitin lamang sa bandang dulo o pang hindi dumugo. So yan po ang mga kailangan yung gawin pag ganito po yung mga itsura ng ngipin ng inyong mga rabbit. So itrim nyo lang po para hindi sila masaktan at hindi rin po kayo masaktan pag nakagat po nila kayo. At sa kuko naman po, dapat po huwag nyo pong isagad sa may dulo lang para po hindi dumugo ang kuko ng inyong mga rabbit. Napaka-importante po niyan mga rabbit. Kaya dapat po lagi balance ang inyong pagkain. Hindi po puro pellets. Dapat po magbigay kayo ng grass. So, nakagat ako ng rabbit. May rabies ba sila? Ang rabbit ay hindi nagtataglay ng rabies dahil domesticated animal sila at all natural ang kinakain nila. Di gaya ng ibang pets, maaari silang magka-rabies kapag sila ay nakagat ng hayop na infected ng rabbies. Hugasan lamang ito na mabuti ang parte na nakagat. So, hugasan nyo lang po na mabuti yung mga parte po na nakagat ng inyong mga rabbit. Kasi hindi naman, wala naman po silang rabbies eh. Domesticated animal po kasi sila. Puro mga grass, yan ang kinakain nila. So, hindi po sila tatagalin ng rabbit. Sa breeding and mating naman, ang rabbits ay nagmamature pagtungtong ng 5 to 6 months. Ibig sabihin, pwede na sila magbuntis. Ang doe ang dadalhin sa cage ng buck dahil territorial ang rabbit kapag ang buck ang inilagay sa cage ng doe ay aawain ito at hindi magmimit ang dalawa. Paano masasabing successful ang mating kapag ang buck ay sumampa sa doe at biglang siyang natumba at nakarinig ka ng sound at bigla siyang pumadyak o stamping, ibig sabihin successful siya. Dapat ay maka 3 to 5 times na successful sa araw din na yun ay aalisin na ang buck sa doe. Lista ang araw na naging successful ang mating at bumilang ng 30 to 35 days. Maglagay ng next buck sa ika 25th day ng pregnancy upang maging handa ang doe sa gagawin niyang pag-nesting. Mahalaga na magtala ng araw kung kailan ang breeding, sino ang buck, sino ang doe, kailan ilalagay ang nest box, kailan ang kindling, kailan ang weaning. Hindi advisable ang pagbreed ng magkakapatid na rabbits dahil maaari itong magresulta ng pagkakaroon ng dimorphism sa mga kids nito. Pwede ang mother and son, father and daughter. 1 buck, 10 dose ratio. So napaka-importante po yung mga newbie na dapat hindi po magkakapatid ang inyong ibibreed na mga rabbit. Kasi po, pwede po silang magkaroon ng abnormalities. Pwede po magkasakit, may sakit po sila. Pwede pong bulag, lumpo, or whatever na abnormalities sa kanila. So, pwede po ay ang mother and son,
father and daughter. So yan po yung tinatawag nating line breeding. So yan mga karabit, so dapat tantandaan po natin ito. So ito po naman yung proper na pag-breed ng ating mga rabbit. So tingnan nyo po itong video ito, panoorin nyo po. So ganyan mga karabit, pag natumba po yung back, ibig sabihin successful po yan. Dapat po 3 to 5 times po siya na magkaganyan or para maging successful po yung breeding nila. Yun naman po yung nest box na tinatawag po natin. So yan po yung hinahakot ng do para doon. Ito po sa kaliwa, ay sa kanan, ito po yung pagtatala or listahan natin kung kailan po siya binirid, sino po ang back, kailan po ang paglagay ng nest box, kindling, ilan po yung kids, ilan po yung survive, o kailan po yung winning. So, yan po yung mga pwede nyo gamitin na charts po para sa ating mga alagang rabbit. So, ganyan lang kasimple mga karabit ang pwede nyo pong gawin or gamitin para sa inyong mga alagang rabbit. So, for your info po, ang rabbit ay nagtatanging hayop na hindi naglalandi at tanging hayop na kaya magbuntis ng 2 sets of litters. Kailangan 1 rabbit, 1 cage lamang. Dahil territorial ang rabbit, pagtungtong nila ng 3 months, ay dapat paghiwalayin na sila dahil mag-aaway ito at maaring magresulta sa pagkamatay ng isa sa kanila. Ang average litter ng rabbits ay 5 to 8 kits. So, may counting kaalaman po tayo. The highest litters of a single rabbit doe is 24 kits and it came from the New Zealand white breed on 1978 and followed by the year 1999 on the same breed. So yan mga karabit, mayroon po tayong kaunting kaalaman para sa ating mga rabbit. Kaya po nilang magnanak ng 24 kits. Depende po yan sa breed ng ating mga rabbit. Ang karamihan po kasing nanganak ng ganyang karami ay mga New Zealand breed. Yan po yung mga pure New Zealand breed na rabbit. Yan. Tatandaan nyo po yan mga karabit sa mga baguhan, sa mga breeder na katulad ko na hindi pa po alam ganito mga karabit. So pag-aralan na po natin. So laging tatandaan na po natin. So may mga common problem po ang mating. May mga do po kasi na ayaw magpa-mate. Ang dapat gawin ay ipalayuin ang cage ng do at back kung magkatabi sila ng cage mula pagkabata upang maiba ang amoy ng do. At saka naman po natin isama pag mag-meet na po sila. So, ang gagawin po natin, pag nakita nyo pong ayaw talaga mag-meet, ang gagawin nyo po, ilalayo nyo po 1 week ang inyong back. Tapos, sa kanyo naman po isama pagkatapos ng 1 week para mag-meet na po sila. Kapag ayaw po talaga mag-breed, ang gawin nyo po ay forced breeding. Maaaring itaas ang buntot, alalayan ang do upang maabot ng back ang successful breeding. So, yun man, may mga paraan naman po kung para ma-breed po natin yung ating mga rabbit. So, may mga paraan or way para po sa successful breeding kung gusto nyo na po talagang ma-breed yung inyong mga rabbit. Yan. So, pregnancy and newly born care. Ang ideal weight na para mabuntis ang rabbit ay nasa 2.5 kilos lamang. Depende sa breed gaya ng New Zealand's. Ang rabbit ay nagbubuntis lamang sa loob ng 30 to 35 days. Ang rabbit ay magsisimulang magbunot ng fur at maghakot ng mga damo sa next box sa ika-28 or 30 days of pregnancy nila. Ang rabbit ay ipinanganak ng walang mga fur, balahibo. Nagsisimula lamang itong tumubo sa loob ng 3 to 5 days. Kapag nakaalis ng nest box ang kids, himasin lamang ang do upang lumipat sa kamay natin ang amoy ng do at ibalik na natin ang kids. Dahil nasanay na or domesticated na sa atin ang rabbit, kahit hawakan natin ang kids nila ay okay lang. Hindi naman nila i-abandon ito pero practice pa din natin yung paghimas muna bago hawakan upang makasiguro tayo. Ang kids ay maaari nang kumain pagtungtong nila sa edad na 2 weeks. Hayaan lamang sila na kumain kasalo ang kanilang mga nanay. So, ganyan lang mga karabit kasimple ang pag-aalaga lalo na sa mga bago o newly born na mga rabbit or mga kids.
Lagi nyo pong tatandaan pag nakaalis yung rabbit, yung kid sa nest box, lagi nyo pong himasin yung ulo ng nanay ng do para po hindi niya mai-abandon yung kanyang anak. Kasi po may mga rabbit o may mga do po na ganyan, ina-abandon po nila yung mga anak nila or kaya kinakain nila. Kasi nga po, dahil dun sa amoy natin, amoy na nakupunta dun sa kanilang kids, yung amoy ng tao. Pero kailangan po muna malipat muna yung amoy nila ng nilang do sa ating kamay para po hindi po mai-abandon o hindi po nila patay yung kanilang mga baby. Take note, huwag maglagay ng damo sa loob ng nest box. Ilagay lamang ito sa tabi at hayaan ayusin at hakutin ng do sa kanyang nest box kasi mamas knows best. So common problem, may mga do na hindi nanganganak sa nest box kaya bago ilipat ang cage ay himasin mo mabuti ang do para malipat ang amoy ng do sa kamay natin. May mga do na hindi nag-nesting at nagubunod ng fur. Maaring magupit ng paper cuttings at mga hay at ilagay sa nest box para mainitan ang mga cage. May mga do na ayaw magpadede ng cage. Maaring i-force feed in ang cage. Gawin lamang na hawakan ng do habang nasa nest box upang makadede ng ang mga kids ng maayos. Malalaman na nakadede ang kids kapag malaki ang tiyan at may puti sa loob nito. So yan mga karabit ang dapat natin gawin kung may mga kids na ganun. May mga do na mahina o walang gatas. Magpakain ng malunggay at tamang dami ng pellets at sapat na tubig. Siguraduhin tahimik at malayo sa mga predators ang mga kids upang maiwasan ang pagkain ng mga do sa kids dahil hil ang rabies ay overprotected. Kapag may danger sa paligid, inuunahan na nilang kainin yung kids nila bago pakainin ng ibang predators. Sa loob lamang ng 30 to 35 days ay pwede nang iwalay ang kids. Para practice po natin ang 70-day cycle, 30 days sa pregnancy, 30 days sa lactating at 10 days na pahinga. Then breed naman natin po siya ulit. So yan po, dapat po mayroon po tayong 70-day cycle sa pagbreed para po hindi naman mapagod yung rabbit natin, lalo na po yung mga doko natin na rabbit. So yan, practicein po natin yan, mga karabit, mga newbie, mga breeders na tulad natin. Yan. So, ganyan po yung itsura ng ating baby kids or rabbit pag busog po sila. Malaki po yung kanilang mga tiyan. So, ito naman po yung sasabi po natin, rabbit life cycle. So, breeding, so 14-day palpation, 30th day, kindling, 60th day, weaning, 10 days rest, 10 days rest, and then breeding naman po ulit, breed naman po tayo ulit. So, yan po yung 70 days cycle, rabbit life cycle ng ating mga rabbit. So, yan po yung mga cycle para po hindi po tabikol, hindi malanog yung ating mga rabbit. Take note, buy rabbits on breeders, not on pet shop, changi or sidewalks, vendors. Dahil mas alam ng breeder, lahat ng detalye ng rabbits na gusto mong bilhin. At nakakasigurong ligtas sa anumang sakit bago ito ibenta sa mga gustong maging bagong bunny nito. Bagong bunny parents. Research muna bago mag-alaga ng rabbits para maibigay natin sa kanila ang tamang pag-aalaga sa kanila at ugaliing magbasa at i-apply ang mga natutunan upang sa ganun ay natutunan mo kapag isa ka ng bunny parents. So yan, lagi nyo po namin sinasabi na much better kung bumili po kayo sa mga breeders kaysa po sa mga pet shop or changi o sidewalks vendors. Kasi po, mas alam po ng breeders ang mga detalye, mas alam po nila kung anong klaseng breed ang kanilang mga rabbit at kung malusog ba o hindi ang kanilang mga rabbit. So yan, mga karabbit, maraming salamat. So everyone naman po, pwede niyo pong i-share ang aking rabbit caring guide. So, for more information or question, pwede naman po kayo mag-message or like and visit my page. Pwede rin naman po mag-comment kung may mga additional po kayong information or suggestion. Pwede po kayo mag-comment sa baba ng channel na to. So, maraming salamat mga karabbit. Muli po, ito po ang Rome's YouTube channel. Maraming salamat po sa mga karabit po natin dyan na patuloy pong nagbi-business ng ating mga rabbit. Maraming salamat po sa patuloy na ninyong suporta. At salamat mga karabit. Stay safe and God bless. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po.